May nagbalita po sa akin, tiyahin ng tindahan na pinapapirma nila, nagsalita na ayaw kong pumirma niyan kasi madadamay pa ako niyan. Wala namang ginawang masama yung pamilyang yan. Nabahagang buntot nitong si Kapitan Villarias, habay nagtago na ho ata sa paldo ng kanyang misis. Pag kami dumating sa Iloilo, sa baluarte mo, hindi ka pwede magtago. Hahanapin ka namin sa ayaw mo sa gusto. Ba't ko sino pa yung biktima? Siya pa yung papalayasin mo. Paano nyo sa akin yung kapitan na yan? At ako mag-ano naman, pandakan becoming kapag elected barangay official o punong barangay sa kanyang ginagawa. Tapos ang poproteksyonan mo, yun ng ape, eh ayusin mo yung kokote mong kapitan ka. Baka mami, ikaw ang unang mapalayas dyan sa pwesto mo. Patay kang bata ka, Cap Noni Villarias. Patuloy ho natin, tinututukan ho yung kaso sa Iloilo, ano? Seryoso ho to. Ang simpleng sumbong, inuulit ho namin, na pananamantala, panghihipo, pangmamanyak na matanda, doon sa minor de edad na bata, nagkasanga-sanga. Nadawit ho yung judge, nadawit ho yung abogado, nadawit ho yung mga polis. Ito hong mga kumakasa, eh yun hong pamilyang Binia. At lalo na tong si Pisot, inuulit ho natin, walang tigil, walang puknat. Kung ikay miyembro ng frat, siguro kung sino man hong miyembro nito, kung sino man hong kachokara nito, pagsabihan nyo na lang, itigil ng kahiyaan, huwag nang mag-ingay. Kaya, Iloilo. Kayo ho ba'y nakahanda na? Well, dapa na ho ang lahat, kaya lang itong si Pisot tuloy pa rin. Ano bang meron dito kay Pisot? Kaya ho, pinangalanan ho natin siyang si Pisot. Ang lambing lang ho namin sa kanya, Pisot. Kaya, ayaw ho tumigil. Ginigipit ho yung bata kung ano-ano mga sinasabi. Kaya kahapon mga boss, si chairman ho na medyo sumemplang, hindi na ho nagpa-interview, sabi, yes sir, pwede po akong alas 4 nung tinawagan. Skyerda. Nabahagang buntot nitong si Kapitan Villarias, kapag kami dumating sa Iloilo, sa baluarte mo, hindi ka pwede magtago. Hahanapin ka namin sa ayaw mo sa gusto at magsasalita ka kung may pagkailangan kami sa'yo. Nabahagang buntot nitong si Cap. Abay, nagtago na ho ata sa paldo ng kanyang misis. Nag-uumpisa na hong pakalat ho ng salita dito na parang signature campaign, pinipetition ho na kumaari paalisin sa lugar itong pamilya ni Lelea. Sino ho nagpapalis ng pipetition? Eh kung sino pa, yung lambing ko ho, yung aking paborito hong paslit ata ang tawag ko rito, na Pisot sa Iloilo, si Emmanuel Binia. Ngayon, si Kapitan, alam niya ho na meron hong kinakalap ho na signature campaign na parang kumakampi ho si Cap eh, dito ho sa mga Binia. Kaya ikaw, Cap, makinig ka. Idinulog ho namin kay USEC Undersecretary USEC Dino. Alam niyo ho ba, nung marinig ni USEC Dino, sus Ginoo, humanda kayo dyan sa Concepcion, Iloilo, sa barangay. Pati ikaw, Pisot, Emmanuel, pakinggan mo. Kasi kung ikay magsisignature campaign dyan at gagamitin mo ang barangay, kung ang barangay ay parang kulang-kulang, pangangaralan yan. May mga kapitbahay nagpaabot sa bitag. Umano'y nagbabahay-bahay na raw petition itong si Pisot na si Emmanuel. Kung maaari, paalisin sa barangay na tiniterhan para mapalayas na itong pamilya ni Lea. Hindi ba naman kapulpulan ito, ano? Ilang minuto bago umere ang pambansang sumbungan, nag-text na lang si Noni sa bitag. Ayaw na raw nito magpa-interview sa bitag. Pati ba naman ikaw natakot sa pamilya, Binia? Under kasi sa Constitution, hindi pwedeng mapaalis kung sino mang tao o resident ng barangay ninyo o kahit lahat ng tao mag-sign ng petition, hindi pwedeng mapaalis sino man sa barangay o kung saan siya nakatira, maliban lang kung may lawful order sa court. Mm-hmm. Klaro yan na kung yan lang ang ground nyo dahil may kaso o nag-alitan sila, i-declare nyo na persona non grata, hindi ground yan. Barangay Noni Villarias. Isa ka pa rin Pisot na duwag. Nag-oo ka kanina pagkatapos biglang bumakaot ka. Makakaabot to sa DILG, sa Barangay Affairs. Manda ka kasi katapat niyan ombudsman. Lahat ginagawa mo ah. Ngayon nilalantad ka namin. Tulad ng kapatid mo isang bob ka rin. Ang issue rito, ang tatay ninyo manyak na pinagnasahan yung anak nitong si Renan. Habang nilalay yung issue, ginaganahan ako eh. Hanggat may lumalaban, gusto ko yung lumalaban. Ang sarap nitong trabaho ko, I love this job! Walang sino man pwedeng ipetisyon sa barangay paalisin dahil nabubuisit yung kapitbahay tulad nitong pinangungunahan ho nitong si Emmanuel Pisot Binia na siya ho nagpapakalat ng signature campaign para paalisin itong pamilya na to.
Abay, siguro ito naman si Cap, nakaabot na rin sa kanya. Kaya lang, parang nag-aalinlangan ho siya, Cap, no, ni Villarias, makinig ka, dik-dik mo, tok-tok mo sa kokote mo. Itong sinabi ni Yusek Dino. Basahin mo muna agad yung Local Government Code, Republic Act 7160, Book 3, yan ho. Ayan ay sinasabing pwede kang masampahan ng kasong conduct unbecoming of elected barangay official sa oras na hinayaan mo ang kalokohang petisyon nitong si Pisot, si Emmanuel Binia. Eto, panoorin mo at namnamin mo ng gusto. Intindihin mo ng maigi mensahe ni Yusek Dino. Kasi tatanda ka rin. Abot ng panahon, dik-dik mo sa kukote mo. At ikaw naman, Pisot, makinig ka. At sa mga gumaga tribo mo, sana malagas na at matigil ang kalokohan ninyo. Ito, panoorin. Dapat ang ginagawa ng kapitan at saka ng barangay, pinoproteksyonan nyo kung sino ang biktima. Kung minor de edad yung biktima, nangako ang batas sa batang yan na puproteksyonan ng pamahalaan. Paano nyo sasabihin pinoproteksyonan nyo yan kung ganyan ang nangyayari? Dapat yan ang pinipetisyon na matanggal dyan sa lugar na yan eh yung taong inakusahan o yung taong di umano ay nanglapastangan sa bata. Dapat silang mahiya at umalis na sila sa lugar na yan. Walang karapatan ng barangay para gumawa niyan. Pwede ka lang magano persona ng grata. Pwede ka mag-declare ng gano'n pero never na ikaw ang magpapalayas. Tsaka, ba't mo papalayasin? Napakawalang yan naman yan. Bet mo, bet ko sino pa yung biktima? Siya pa yung papalayasin mo. Paano nyo sa akin yung kapitan na yan? At ako mag-ano naman ng ano, conduct and becoming of an elected barangay official o punong barangay sa kanyang ginagawa. Basahin mo ang local government code. Tignan niyang mabuti. Basahin niya, pasok niya sa kukote niya to. Republic Act 7160, Book 3, Chapter 3, Section 389. Nakalagay doon, the punong barangay, being the executive, you shall protect. Diba? Ang nakalagay dyan. And the general welfare of your constituent. Maliwanag na maliwanag yan. Tapos ang poproteksyonan mo, yun ng ape. At yung inape, ang person ang palayalayasan pa sa barangay. Eh, ayusin mo yung kukote mong kapitan ka. Baka mami, ikaw ang unang mapalayas dyan sa pwesto mo. Oras na nagreklamo sa akin, yung magulang ng batang yung pinipetisyon nyo, ipapaano ko sa legal office namin at pag nakakita ako pang-aabuso na ginagawa nitong mga barangay official dyan, oras na hindi maayos ang sagot niya at hindi kaaya-aya doon sa biktima at gustong mag-file ng biktima ng grave abuse of authority o usurpation of authority or dereliction of duty ng isang punong barangay, kasama ako sa magpapile ng demanda sa Office of the Ombudsman. Porke may impluwensya, porke may kaya, may ano, dito magkakasubukan. Ano, batas, rule of law, o may impluwensya. Tsaka sa panahon ko bilang Undersecretary for Barangay Affairs, hindi na pwede yung mga kawalanghian at saka yung mga pang-aabuso na ginagawa ng mga punong barangay. Tandaan nyo, meron tayong anti-corruption ngayon dito sa DIL. Patay kang bata ka, Cap Noni Villarias. Sagutin mong telepono at gusto kong marinig sa'yo ngayon. Hanapin natin ngayon si Cap. Find me, Cap Noni Villarias. Lahat ng mga taong walang ginagawa at medyo kumakampi at pumapanig dito sa pamilya Binia na kinakawawa yung pamilya na mga, ito ho'y pamilya nila Leia. Yari kayo sa amin. Kasi Judge Dapana, pumasok ng Korte Suprema. Yung abogado, pumasok na yung Integrated Bar of the Philippines na didisiplina. Eh, yung mga pulis, nakipagtulungan na. Ito naman si Barangay Chairman, tawagan nga ito. Gusto ko makita. May number ako rito si Kagawad, si Dina Dial. Gusto ko, kasi kahapon, nangako sa akin. Tapos bigla, gusto kong idikdik sa kanyang kukote yung sinabi. Kasi kung hindi, padalhan ko siya ng kopya nitong sinabi ni Yusek Dino. Sana sagutin ito. Alam ko sigurado nakikinig ngayon, nanunood ito eh. O baka nagtatago sa palda ng misis niya. Eto na, natakot na. Mm-hmm. Sige, kita mo. Alam mo, ikaw Cap, makikinig ka ngayon sa akin. Ikaw ngayon, bibigyan kita ng lecture, Lecture, okay? Hindi sa pinahihiya kita, nilelecturean kita. Sinabi ko na yun, kahapon pa, huwag mong itutuloy kung nakarating man sa iyo, Cap, na may maitim na balakin itong si Pisot na si Emmanuel Binia.
na nagpapakalap, nag-aikot-ikot, nagkakatok na sa mga bahay-bahay papipirmahan na petition palayasin itong sila, yung pamilya nila Leia. Ito ngayon na sinasabi ko, Kapte Manggid, nagatago ka sa palda ni Mrs. Nemo? Ano ba yan, Te Manggid? Makahuya na? Uhuya ka na ba? Alam ko, naririnig mo ako ngayong Kap. Hahanapin kong Facebook page ninyo sa barangay. Ipo-post namin itong mensahe ni Yusek Dino para sa iyo para maintindihan mo, idikdik mo sa iyong kokote ngayong Kap. Habang nagtatago ka, ginaganahan kami, hinahunting ka namin. Ikaw naman ngayon ang susunod, ha? Pupunta kami dyan, darating kami sa barangay mo, ikaw ang unang bibisitahin namin. Itaga mo sa bato. Hindi kami nagbibiro. Naglilibot pa ba itong si Emmanuel Pisot dyan sa lugar ninyo na gusto kayong palayasin dyan, nagsisignature campaign? Nakaabot ba sa iyo to? Opo, may nagbalita po sa akin sa tindahan po na binibilhan ko na yung tiyahin ng tindahan na pinapapirma nila, nagsalita na ayaw kong pumirma niyan kasi madadamay pa ako niyan. Wala namang ginawang masama yung pamilyang yan. Tama, okay. So, kumusta naman si Le, yung kapatid mong, kaya hindi masyado namin kinakausap, minor de edad dyan, ano? Kasi pag pumunta kami ng Iloilo, dederecho kami sa inyo. Baka bisitahin namin si Mayor ng inyong lugar dyan, okay? Pero dederecho tayo sa DSWD. Kasi kinakailangan sila yung masuri na mataga DSWD doon sa stress, doon sa bagay na kung saan kinakailangan makipag-usap sa mga, ito yung mga therapist, ano? Meron dyan ang DSWD. So ngayon, kumusta kayo dyan? Kumusta si Leia? Ang si Leia po sa ngayon, Sir Ben, may lagnat, sinatrangkaso po. Oh. Pero okay naman po kami sa ngayon. Gaano kalayo ang bahay nitong si Piso? Ay, si Manuel sa bahay niya? Harap lang po ng bahay namin, Sir Ben. Makita mo nga naman. So, ang ginagawa nitong si Emmanuel, panay ang display sa labas, panay ang picture pa rin sa bahay ninyo? Opo. Okay. Sinisikritong pinipicturan po yung bahay namin. Kung minsan, si Leia, ganun po. Ganito naman ang gagawin ko sa iyo, April, picturean mo rin nga si Pisot, padala mo sa akin. Picturean mo lang, wala namang masama kung magpipicture. Total, may mga may pinos na kayo na pinipicture niya. Ayan, ay cyberbullying yan. Mayong hapon sa tanan ko nga mga kabarangay sa Bakhawan, sir. Kung ano man tani, ang ginapapirmahan nila nga petition party sa amon, kabay pa nga hindi ka mo mag-ugyon sa ilang kalainan. Kay tungod, wala man kami sa minahimo masala dala sa aton nga barangay. Ang gusto lang namon nga matabo, nga mahatagad nang sang hustisya ang matabo sa amon, sa akong nga manghod. Pagkabay pa nga maintindihan nyo kami, na kung nga ang nagpalapit kami kay Sir Ben, na mangayo sa bulin kay tungod, hindi man maayo ang ginahimo nila sa amon. Kabay pa nga hindi pa mo magpirma sa ang kalainan nila nga ginatuyo sa amon. Madamong salamat. Alright. Narinig ko na, naintindihan ko lahat ng sinabi mo. Dahil ako nag-aral ako sa Bacolod noong elementary grade 3 and grade 4 sa La Consolacion College. Kaya nandoon pa rin yung ako'y yung salitang Ilonggo. Okay? Alright. Okay, sige. Si Kap na rin ba? Nakakausap mo rin? Sa ngayon po, hindi po. Pero kilala ka ba ni Chairman Kap Villarias? Opo, kilalang kilala po. Kung sakaling makita mo si Kapitan, sabihin mo, huwag ka nang matakot kay Sir Ben. Wala ka namang ginawang masama. Ang kinakailangan na paliwanag mo na itong paglilibot-libot nitong si Emmanuel, hindi dapat kasi nagalit na si Yusek Dino. Ngayon, tanong ko sa iyo, tahimik na ba sa lugar? Kayo ba'y ginigipit pa? Ano ba ang sitwasyon dyan? Kumusta ba mga kapitbahay nyo? Yung mga kapitbahay po namin, tahimik po na nakikisimpatya po sa amin. Kasi po, siyempre po, yung pamilya Benia po, may pera po yan. Mm-hmm. Pero alam naman namin na yung simpatya po nila sa amin, hindi lang sila nagpapahalata. Mm-hmm. Tapos sa ngayon po, si na Richelle po, tahimik po ngayon. Okay. Natuto na sila. Mm-hmm. Opo, yung mga kapitbahay po namin, kung ano pong ginagawa nilang mga kabulastugan, sinusumbong po sa amin. Eh sabihin mo na lang, hashtag ipabitag mo. Wala namang problema kung gusto nilang magsumbong sa mga ginagawa nitong mga binya sa lahat ng mga barangay dyan sa Concepcion at sa Haro, kung saan man mga barangay nitong mga binya, pagluloko-loko yan ang inapi kayo, wala na kayong dapat ang intindihin. Tandaan, hashtag ipabitag mo. Ganun
Ganun lang kadali. Kami nang bahala dyan. Okay, mag-iingat ka na lang. Bantayan mo yung kapatid. Opo, sir. Saan ngayon si yung papa mo? Nagtitinda ng isda. Naningil po siya ngayon, sir, Ben, ng pautang. Hindi po siya nagtinda kasi po may sinabi po sa kanya kasi nang magpakalwas po siya, sinabihan po siya na mag-iingat siya. Pinatakot kayo? Opo. Pero hindi naman po ng papa ko daw pinansin. Huwag na lang, hayaan mo na lang. Okay, tahimik lang kayo. Daan nyo sa dasal, pagkatapos takbo lang agad kayo sa akin. Okay? Oo po, Sir Ben. Hindi kami, tandaan mo, darating kami dyan. Well, patuloy ho natin ang tabayanan, bantayan, kasi hanggat hindi tumahimik itong pamilya Binia, hindi tatahimik ang bitag. Patuloy namin tututukan ang bawat pader na kanilang itatayo, titibagin ho ng pambansang sumbungan. Hashtag, ipabitag mo.